Tahimik na nag-aalmusal ang pamilya Magnawa, gaya ng madalas nilang ginagawa. Ang tatay na si Dana ay nakaupo sa pinakagitnang bahagi ng hapag. Nasa kanang bahagi naman ang asawa nitong si Suzette, katabi ang 18 anyos na panganay nitong si Darlene. Katapat naman ni Suzette si Darwin, na 16 anyos. At katabi nito ang 12 anyos na bunsong si Dana, na ipinanganak na may mild autism at hindi ito nakapagsasalita. Habang kumakain ay nagsalita si Suzette. Darwin, kamusta ang report ninyo kahapon sa school? Okay naman po, Mami. Mataas po ang grades namin. Me too, Mom. I got a high score sa dinesign ko na summer outfit. Proud na proud po sa akin si Prof. Sabat naman ni Darlene na tila nagpapakitang gila sa ina. Very good. Nakangiting wika ni Suzette. May kailangan akong sabihin sa inyo. Seryosong wika ni Danny. Napatingin ang buong pamilya kay Danny. Yung pwesto natin ng karne sa palengke, baka mapasara temporarily. What? Wika ni Suzette. Anong nangyari, Dad? Takang tanong ni Darlene. May nag-inspect kasi na taga-munisipyo at may nakita mga bulok na karne at ilang mga insekto. Paliwanag ni Danny habang himas-himas ang noon at tila nahihiya. Isang simpleng business di mo pa nagawang ingatan? Ano ka ba? Wala ka bang pwedeng patunayan sa akin? Pasinghal na tanong ni Suzette. Pasensya na. Nauutal na sagot ni Danny. Hindi ang pasensya mo ang bubuhay sa ating lahat, Danny. Hindi ko pwedeng maipambayad yan sa mga gastusin dito sa bahay. Dad, kailan naman daw po i-reopen ang shop? Nag-aalala ang tanong ni Darwin. Tatawag na lang daw sila. I can't believe this. Ayoko masira ang araw ko. May mga kliyente pa ako na kailangan kausapin. Usal ni Suzette, sabay tayo at umalis pagkakuha ng bag. Tumayo na din sina Darlene at Darwin at nagtungo na sa kanilang mga kwarto. Naiwan sa hapagkainan sina Danny at Dana. Tumitig ng sobrang talim si Danny sa bunsong anak. Naluluha namang tumingin din si Dana sa ama. Ikaw na bata ka. Simula nang isilang ka, puro kamalasan ang dulot mo sa pamilyang ito. Sana hindi ka nalang nabuhay. Matalim na wika ni Danny habang dinuduro ang anak. Walang magawa si Dana kundi ang umiyak na hindi niya magawang magsalita. Pwede ba? Huwag mo nga akong iyakan. Hugasan mo na ang pinagkainan na magkaroon naman ng silbi ang pagpapakain namin sa'yo. Wika ni Danny sabay tayo at umalis na sa hapag. Naiwang umiiyak si Dana. Tila di niya maunawaan kung bakit sa kanya sinisisi ang lahat ng kabiguan ng pamilya nila. Si Dana ang bunso sa pamilya, ngunit katulong kung ituring siya ng mga ito. Siya ang naglilinis ng buong kabahayan. Ang dalawa niyang kapatid ay di maasahan sa pagtulong sa gawaing bahay. Gaya ni Darwin, na wala ng inatupag kundi online games. Si Darlene naman ay abala sa kanyang social media account. Ngunit sa kabila ng trato sa kanya ng kanyang pamilya, ay di nagbabago ang pagtingin niya sa mga ito. Mahal na mahal niya pa rin ang mga ito at umaasa siya na matatapos din ang kanyang paghihirap. Darating ang oras na mamahalin siya ng kanyang pamilya. Pagod na ang katawan, ngunit di pa rin tumitigil sa paglalampaso ng sahig si Dana. Tagaktak na ang pawis ng bata at marumi na rin ang suot na damit nito. Di sinasadyang narinig niya ang pag-uusap ng kanyang mga kapatid nang matapat siya sa pinto ng kwarto ni Darwin. Sigurado kang nakakuha ka ng mataas na score? Nakita nga kita sa secret account mo sa Facebook. Di ka pumasok at nakipag-inuman ka lang sa mga tropa mo, di ba? Nanunuyang wika ni Darwin. Tumigil ka. Pareho lang tayo dahil alam ko naman na doon sa binubuli mong classmate iniasa ang report mo. Kaya ka nakakakuha ng mataas na grade. Masungit na wika ni Darlene. At least ako nasa loob ng school. Sarkastikong sagot ni Darwin. Natigilan si Dana sa ginagawa. Ibig sabihin, hindi pala totoo lahat ang sinasabi ng mga kapatid niya sa kanilang ina.
Biglang nagulat si Dana nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Nakita niyang nakasimangot ang kanyang ate. Nakapamewang ito at nakataas ang kilay. Nasa likod nito si Darwin na nakangisi habang nakatingin sa bunsong kapatid. Lumapit si Darlene kay Dana. Yumuko ito at saka hinawakan ng sobrang higpit ang buhok ng bunsong kapatid. Nakikinig ka ba sa pinag-uusapan namin, ha? Galit na wika ni Darlene. Umiling lang si Dana. Nangangatog sa takot ang katawan niya at halos masira ang anit nito dahil sa sobrang diin ng pagkakasabunot sa buhok nito ng kanyang ate. Cool ka lang, sis. Eh, hindi naman makakapagsumbong yan. Nakangiting wika ni Darwin. Tama ka riyan, Darwin. Wala naman makikinig sa batang to eh. Dahil kahit sina mom at dad, ayaw sa'yo. Sukang suka sa'yo. Di pa nakontento si Darlene. Binuhat nito ang timba na ginagamit ni Dana upang banlawan ang basahang gamit. At pagkatapos ay walang awa nitong ibinuhos kay Dana. Halos manginig si Dana sa lamig. Dumila-dila naman si Darwin kay Dana na tila nang aasar. Pagkatapos ay isinara na nitong muli ang pinto. Si Darlene naman ay nagtungo na sa sala. Gaya ng dati, walang magawa si Dana kundi ang umiyak ng umiyak. HGI Real Estate. Ito ang kumpanyang pinapasukan ni Suzette bilang isang sales agent. Kasalukuyan nitong nakaupo at abala sa pag-aayos ng flyers na ipamimigay nila mamaya sa mga taong dumadaan sa kalye. Maya-maya ay nakarinig si Suzette ng marahang katok mula sa pinto. Tuloy, bukas yan. Ani Suzette. Pagbukas ng pinto ay pumasok si Nelly na assistant ni Suzette. Miss Suzette, nasa labas po ang sister niyo. Napabuntong hininga si Suzette. Tila alam na niya ang pakay ng kapatid. Sinabi nito kay Nelly na papasukin ang kapatid niya. Mababanag sa mukha nito ang matinding galit. Nasa trabaho ako, Marites? Anong kailangan mo? Tanong ni Suzette na di man lang tumingin sa kausap. Talaga bang pabaya ka? O wala ka lang talagang pagmamahal sa bunso mo, Suzette? Ano na naman ba to, Marites? Pumasyal ako sa bahay mo at nakita ko si Dana. Nanggigitata ang itsura at may mga pasa sa braso, payat na payat. Ano bang nangyayari sa anak mo? Galit na tanong ni Marites. Saglit na inihinto ni Suzette ang ginagawa niya, saka nagsalita. Here we go again, Marites. Paulit-ulit na lang yung tanong mo. Natural, madalas na nasa labas si Dana. Nakukuha niya daw ang mga pasang yun sa mga nakakalaro niya at... Yan! Yan din ang madalas na sabihin sa'yo ng dalawang demonyo mong anak. Putol ni Marites sa sinasabi ni Suzette. Akala ko ba matalino ka? Utu-utu ka naman pala eh. Utu-utu ka pala. Biglang nagpanting ang tenga ni Suzette sa narinig. Tila balat ng dugo niya ay umakyat sa ulo niya. Bigla siyang napatayo at inihampas ang kamay sa mesa. How dare you talk to me like that? Let me remind you na hindi kita tunay na kapatid. That's why you don't have the right to teach me how I should raise my children. Pasigaw na wika ni Suzette. Oo. Oo. Hindi mo nga ako tunay na kapatid. Pero minahal ako ng tunay ni Mommy at Daddy. Sagot ni Marites. Matagal na silang inuuod sa ilalim ng lupa. I think... mas maganda sigurong putulin na din natin ang anumang relasyong namamagitan sa atin bilang magkapatid. Ani Suzette. Kung hindi mo kayang mahalin si Dana, sana binigay mo na lang siya sa akin. Nakikiusap na wika ni Marites. Oh, I forgot. Bahog ka nga pala kaya hindi mo mararanasan kung paano maging isang ina. Well, doll maker ka naman. Sila na lang ang gawin mong mga anak. Nangiinsultong wika ni Suzette, sabay upo sa kanyang office chair. Walang magawa si Marites. Tila umurong ang dila niya sa mga pangiinsulto ni Suzette.
You may leave. Marami pa akong gagawin. Pagtataboy ni Suzette, naiiyak na tumalikod si Marites at nagsimula nang ihakbang ang mga paa palabas ng opisina. Ngunit bigla siyang napahinto nang muling magsalita si Suzette. By the way, ayoko na nga palang makita yung makapal mong pagmumukha sa bahay ko. Muling sinulya pa ni Marites si Suzette. Baka sa mga mata nito ang matinding puot. Pinunasan ni Marites ng kanyang mga palad ang mga luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi bago tuluyang nilisan ang opisina. Di naman natinag si Suzette sa nakakaawang pag-iyak ni Marites. Itinuloy nito ang ginagawa na tila ba walang nangyari. Isang araw, habang abala si Dana sa paglilinis ng silid ng kanyang ate Darlene, ay nakarinig siya ng mga katok. Saglit siyang huminto sa pagwawalis at saka binuksan ang pinto. Tumambad sa kanya si Darwin. Namumula ang mga mata nito na dilat na dilat. Naka-boxer short lang ito at walang pang itaas na suot. Pumunta ka sa kwarto ko. May papagawa ko sa iyo. Nakangising utos nito. Ngunit umiling lang si Dana at sumenyas ito na naglilinis pa ng kwarto ni Darlene. Sumiklab ang galit ni Darwin dahil sa hindi pagsunod ni Dana. Ayaw mo kong sundin? Gusto mo bang tamaan ka sa akin, ha? Babala ni Darwin. Muling umiling si Dana. Nagsimula na naman itong maiyak. Pumunta ka na sa kwarto ko ngayon din. Pasigaw na sabi ni Darwin sabay talikod. Walang magawa si Dana kundi iwan ang ginagawa at sundin ang utos ng kanyang kuya. Si Dana at Darwin lang ang tao sa bahay. Nasa trabaho ang ina nilang si Suzette. Habang nasa sabungan naman ang kanilang ama, ang panganay na si Darlene ay panay ang gala at pakikipagsosyalan sa mga kaibigan. Pagpasok ni Dana sa kwarto ni Darwin, ay biglang nanlaki ang mata niya sa nadatnan. Nagkalat ang mga foil at upos ng sigarilyo sa center table. Nakakita din si Dana ng isang kumpul na kulay puti na nahahawig sa asukal na nasa ibabaw din ng mesa. Mga beer in cans na nagkalat sa sahig. At ang lalo niyang ikinagulat, ang mga nakahubad na babae at lalaki sa palabas na pinapanood ni Darwin. Nakahiga na si Darwin sa kama. Nakataas ang dalawang kamay nito at nakangising nakatingin kay Dana. Halika dito, tabi tayo. Pilyong wika ni Darwin. Umiling si Dana. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nanginginig na din ang buong katawan niya sa takot. Tila nakakaramdam siya ng hindi maganda sa kanyang kapatid. Ano ba? Ayaw mong sumunod? Galit na tanong ni Darwin. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Dana. Bigla siyang tumalikod at mabilis na tumakbo palabas ng kwarto ng kapatid. Tumayo na din si Darwin mula sa pagkakahiga at mabilis na hinabol si Dana. Sa kasamaang palad, naabutan siya ng kanyang kuya at binuhat patungo sa kwarto nito. Inihiga ni Darwin sa kama si Dana at pagkatapos ay itinali nito ang kamay at paa nito. Nang maitali ay iniangat nito ang palda ni Dana at hinubad ang saplot nito. Walang magawa ang bata kundi ang umiyak. Wala siyang laban sa lakas ng kanyang kuya Darwin. Nasa impluwensya pa ito ng droga, kaya wala ito sa tamang pag-iisip. Tanging makamundong pagnanasa lang sa sariling kapatid ang nasa isip ng binata, kaya nagawa nitong halayin si Dana. Nang makaraos ay di pa nakontento si Darwin dahil pinasukan pa nito ng upos ng sigarilyo at kung ano-anong maliliit na bagay ang maselang bahagi ng katawan ni Dana. Tanging pagluha lamang ang nagawa ni Dana. Nang magsawa na sa ginagawa si Darwin, ay kinalaganan nito sa pagkakatali ang kamay at paa ni Dana. Pagkatapos ay bumulong ito. Huwag kang magsusumbong kina Mom at Dad. Kunti lagot ka sa akin. Naintindihan mo? Tumango lang si Dana.
Dahan-dahan siyang bumangon mula sa pagkakahiga. Itinaas niyang muli ang panloob na suot at saka mabilis na tumakbo palabas ng silid. Nagtungo si Dana sa kanyang silid. Dumapa siya sa kanyang kama at saka walang tigil siyang umiyak. Hindi niya maintindihan kung bakit nagawa iyon ang kuya niya sa kanya. Gulong-gulo ang isip at masakit ang buong katawan niya. Hating gabi na makauwi si Dani. Pasuray-suray ang lakad nito, dala ng kalasingan. Sa pag-inom ng alak nito, ibinuhos ang sama ng loob dahil sa pagkatalo nito sa sabong. Pagpasok ni Dani sa bahay ay agad siyang dumiretso sa kwarto ni Dana. Pagbukas niya ng pinto, ay nadatnan niya si Dana na nakaupo sa kama at namumugto ang mga mata. Pagkakita ni Dana sa ama, ay mabilis siyang tumayo at lumapit upang yakapin ito. Ngunit imbis na gumante ng yakap, ay walang awa nitong itinulak ang anak palayo sa kanya. Napadausto si Dana sa sahig. Ikaw na bata ka. Ikaw ang nagdadala ng kamalasan sa pamilyang ito. May puot na wika ni Dani. Palagi nitong sinisisi si Dana. Dahil simula ng isilang ito, ay nagsimula na rin ang di magandang kapalaran sa kanilang buhay. Una ay natanggal si Dani sa pinapasukang kumpanya, dahilan para subukin niya ang pagninegosyo. Ngunit di pa rin siya nagtagumpay. Tumulong na si Suzette sa paghahanap buhay, ngunit matamlay din ang pagpasok ng mga kliyente kay Suzette. Gustong isumbong ni Dana sa ama ang panggagahasang ginawa ng kanyang kuya. Ngunit wala siyang kakayahan na gawin ito. Nakatingin lang siya sa ama habang sinasalubong ang galit nito. Hinubad ni Dani ang suot na sinturon at walang awa nitong pinaghahampas ang pobreng bata. Wala siyang pakialam kung saan parte ng katawan tatamaan si Dana. Malas ka! Sana! Di ka nalang dumating sa buhay namin! Sigaw ni Dani. Walang magawa si Dana, kundi sa lagi ng palo ng ama at umiyak. Tumigil lang si Dani sa pagpalo nang makaramdam ito ng pagod at nakitang namimilipit na ang bata sa sakit. Walang mapagsumbungan si Dana. Kahit pa ang kanyang tita Marites ay di na niya makausap tungkol sa kalagayan niya. Nagpumilit tumayo si Dana at nagtungo sa kanyang life-size mirror. Pinagmasdan niya ang katawan na puno ng latay ng sinturon. Binuksan ni Dana ang cabinet at mula doon ay kinuha niya ang kanyang diary at lapis. Pagkatapos ay umupo siya sa katabing study table. At saka nagsimulang magsulat. Nanay, tatay, gusto ko tinapay. Ate, kuya, gusto kong kape. Lahat ng gusto ko ay susundin niyo ang magkamali ay pipingutin ko. Pagkatapos maisulat ni Dana ang kanyang habilin ay tumayo siya at kinuha ang maliit na figurine na nakapatong sa mesa at buong lakas niya itong ibinato sa salamin. Nagkalat sa sahig ang mga piraso nito. Dumampot si Dana ng isa at walang pag-aalinlangan na hiniwa nito ang harap na bahagi ng kanyang leeg. Bumagsak si Dana sa sahig.
Nangisay ito habang sumisirit ang napakaraming dugo mula sa nalaslas nitong leeg. Ilang minuto lang ang lumipas at tuluyan ang binawian ng buhay si Dana. Kasabay noon ang pagpasok ng malakas at malamig na hangin na nagmumula sa bukas na bintana ng kwarto niya. Tanging ang apat na sulok na kwarto at ang bilog na buwan ang naging saksi sa malagim na pagpapatiwakal ni Dana. Kinabukasan ay naging balang pamilya magnawa nang makita nila sa kwarto si Dana na nakahandusay sa sahig at naliligo sa sarili nitong dugo. Agad silang nagpatawag ng punerarya para ipakuha ang bangkay ni Dana. Hindi na nila gusto pang i-report ito sa mga pulis upang di na rin maungkat ang mga pangyayari. Matapos maimbalsamo ay di na nila pinaglamayan pa ang labi nito at nagdesisyon na silang ipalibing ito agad. Lahat ng gamit pati na diary ni Dana ay itinapo na nila sa basurahan na di kalayuan sa kanilang bahay. Ilang araw pa ang lumipas at tuluyan ang naka-move on ang pamilya magnawa. Bumalik na sila sa kanya-kanyang buhay na tila baliwala sa kanila ang pagkamatay ng kanilang bunso. Gaya ng dati ay hating gabi na nang makauwi si Dani. Abot tenga ang ngiti nito dahil sa napanalunan na malaking pera sa sabong. Pasipul-sipul pa ito habang binubuksan ang gate ng kanilang bahay. Di niya napapansin ang isang nilalang na nagtatago sa dilim at biglang lumapit kay Dani. Hawak nito ang isang mahabang tubo at walang pakundangan na inihampas iyon sa ulo ni Dani. Dahil sa lakas ng hampas ay nahilo si Dani at nawala ng ulirat. Nang magising siya ay napagtanto niya na nakabitin siya ng patiwarik at tanging underwear na lang ang suot niya. Magsasalita sana siya, ngunit puro bungo lamang ang tangin niyang nagawa. Ramdam niya ang sobrang kirot ng kanyang buong bibig. Doon niya na-realize na putol na pala ang kanyang dila. Iginala ni Dani ang paningin sa kabuuan ng lugar. Halos manginig ang buong katawan niya dahil sa sobrang lamig. Kasalukuyan siyang nasa isang maliit na kwarto at napapaligiran ng mga kulay puting pader. At sa harap niya ay may isang malaking drum. Biglang nakaramdam ng takot si Dani. Pilit siyang nagpumiglas. Gusto niyang makatakas, ngunit di niya magawa. Sobrang higpit ng pagkakatali sa kanyang mga kamay, habang malalaki at matatabang kadena naman ang nakapulupot sa mga paa niya. Maya-maya'y biglang narinig ni Dani ang paglangit-ngit ng pinto. Nakarinig din siya ng tunog ng matulis na bagay na kumakaskas sa sahig. Isang misteryosong nilalang ang pumasok sa kwarto. May dala itong baseball bat na may nakakabit sa dulo na matatalas na bagay, gaya ng mga pako at mga malalaking bubog. Di napigilan ni Dani ang maihi at maiyak sa sobrang sindak na nadarama nang kumilos na papalapit ang misteryosong nilalang. Hinawakan nito ang baseball bat at buong lakas na pinaghahampas si Dani sa likod. Halos mangisay si Dani sa sobrang sakit at sa hirap na nararanasan. Tumulo ang luha, laway at uhog sa pinagsama-samang hirap at hapdi. Ramdam na ramdam ni Dani ang pagbaon ng mga matatalas na bagay sa kanyang likod. Nagtalsikan sa puting dingding ang kanyang mga dugo, laman at balat. Nang mapagod ay binitawan nito ang baseball bat at pagkatapos ay hinila nito pababa ang kadenang nagdudugtong sa paa ni Dani, dahilan para medyo umangat ng kaunti ang nakataling lalaki. Pagkatapos ay nagpunta ang misteryosong nilalang sa kinaroroonan ng puting drum na naglalaman ng napakadaming ihi at dumi ng tao.
Itinulak niya ito sa tapat mismo ni Danny. Biglang nagulat at namilog ang mata ni Danny nang masilayan ang taong responsable sa kalbaryo na kanyang nararanasan. Danny! Danny! Malakas na sigaw sa isip ni Danny. Ngunit alam niyang ilusyon lamang ang lahat dahil patay na si Dana. Hinawakan itong muli ang kadena at dahan-dahan itong niluwagan ng pagkakatali. Dahilan para unti-unting bumaba ang katawan ni Danny sa drum. Walang nagawa si Danny nang lumublob ang kalahati ng katawan niya sa drum. Ilang minuto lang at tuluyan nang binawian ang buhay si Danny dahil sa pagkalunod. Labis ang pagtataka at pag-aalala ni Suzette nang magdamag na di umuwi ang asawa. Kasalukuyan silang nasa pagkainan at nag-aalmusal. Napuna ni Darlene na tahimik ang ina. Mommy, huwag po kayo mag-alala. Uuwi din si Dad. Baka nakitulog lang po sa mga kaibigan niya. Ani Darlene. Kaya nga, Mommy. Malay ba natin mamaya nandiyan na si Dad? Dagdag pa ni Darwin. Yang daddy ninyo, wala nang ang nagawang tama, puro good time pa ang alam. Sana lang wag ninyong tularan yung ama ninyo. Biglang nagtingin na makahulugan ang magkapatid. Tila bigla silang nakaramdam ng takot sa mga salitang binitawan ng ina. Don't worry, Mom. Tatawagan kita pag nandito na si Dad. Sambit ni Darlene. Whatever. Aalis na ako. May kliyente pa ako na dapat kausapin. Baka next week pa ang dating ng bagong maid natin, kaya kayo muna ang bahala sa mga gawaing bahay. Bili ni Suzette, sabay tayo at humakbang na palabas ng bahay. Pagod sa trabaho, ngunit masaya ang pakiramdam ni Suzette dahil naibenta niya ang 4 na unit ng kondominium sa isang mayamang negosyante. Malaki ang commission at incentives na nakuha niya, kaya pwede na niyang mabili ang pinapangarap na sasakyan. Natapos ang maghapon niya na walang naririnig na balita sa asawa. Kasalukuyang nasa waiting shed si Suzette at nag-aabang na ng taxi. Lumipas ang ilang segundo at isang taxi ang pumarada sa tapat ni Suzette. Binuksan niya ang pinto sa backseat saka siya sumakay. Sa Pasig po tayo, sabi ni Suzette. Tumango lang ang driver at nagsimula ng paandarin ng taxi. Dahil sa labis na sayang nararamdaman, di napansin ni Suzette na naka-face mask ang driver at kanina pa siyang sinusulyapan ito sa rear mirror. Maya-maya ay may dinukot na isang maliit na botelya ang driver sa kanyang pantalon at pagkatapos inispray ito sa aircon ng sasakyan. Umalingasaw ang amoy nito sa buong sasakyan. Tila bigla naman nakaramdam ng pagkahilo si Suzette sa naamoy. Ilang segundo lang at tuluyan na siyang nawala ng malay. Umiikot pa ang paningin ni Suzette na magbalik ang malay niya. Nagpalinga-linga siya sa paligid. Labis ang kanyang pagtataka kung paano siya napunta sa isang pakanting kwarto na kulay puti ang pader. Biglang umatake ang matinding sindak at malakas na kaba sa dibdib ni Suzette nang mapagtanto na nakatali siya ng nakadipa at putol ang tila. Lalong nanginig ang buong katawan ni Suzette nang makita niya sa harapan ng puting mesa. Sa ibabaw kasi nito ay nakalagay ang isang fruit blender, isang imbudo na may nakadugtong na hose at isang hawla na may 3 itim na dagang maliliit. Biglang nagulat si Suzette nang bumukas ang pinto ng kwarto at mula doon ay pumasok ang isang tao na sobrang pamilyar sa kanya. Dana! Imposible! Sigaw ng utak ni Suzette. Nagtungo ito sa mesa at binuksan ang kulungan. Kinuha nito ang isang daga at inilagay sa fruit blender. Walang nagawa ang pobreng daga
Nang iunid Dana ang fruit blender, may nilagay din itong asido kasama ng daga na nasa blender. Nadurog ang mga balat at laman nito hanggang sa tuluyan na itong maging pino. Pagkatapos ay kinuha ni Dana ang imbudong may nakadikit na hose. Pilit ipinasok ni Dana sa bibig ni Suzette ang hose. Halos ibigay ni Suzette ang buong lakas niya upang pumalag. Ngunit di siya umubra ng hawakan ng madiin ni Dana ang magkabilang gilid ng bibig niya upang ipasok ang hose. Pagkatapos ay kinuha ni Dana ang fruit blender na naglalaman ng dinurog na daga at saka ibinuhos ang laman nito sa embudo. Ganon din ang ginawa niya sa dalawa pang natitirang daga na nakakulong sa hawla. Nagkandasuka si Suzette nang tanggalin ni Dana ang hose sa bibig niya. Kahit wala na siyang panlasa, alam na alam niya na marumi at puno ng mikrobyo ang daga. Nagsama-sama ang uhog at luha ni Suzette nang saglit na nagbalik ang alaala niya nang minsan niyang isubsob sa sahig na may patay na daga ang mukha ng bunsong anak. Ngayon siya biglang nakaramdam ng labis na pagsisisi dahil sa pagmamaltrato niya sa anak. Lumipas ang ilang minuto at tuluyan nang bumula ang bibig ni Suzette. Nangisay ito at tuluyan nang binawian ang buhay. Chinek muna ni Dana ang pulso ni Suzette. Sinigurado niyang patay ito bago niya tuluyang nilisan ang silid. Samantala, sa kanilang tahanan naman ay lango sa alak at ipinagbabawal na gamot si Darwin. Kanina pa ito nakakulong sa kanyang kwarto at panay ang sayaw sa saliw ng heavy metal music na nakaplay sa kanyang sound system. Labis ang kasiyahang nadarama ni Darwin dahil nagtext ang kanyang mami na hindi makakauwi ngayong gabi dahil sa merong gathering itong pupuntahan. Nasa kasarapan ng pagsasayaw si Darwin nang bigla na lang mamatay ang ilaw ng kanyang silid. Bigla itong natigilan. Binalot kasi na matinding kadiliman ang buong silid. Tanging ang liwanag lang ng bilog na buwan ang nagsisilbing ilaw. Biglang may sumipan ng malakas sa pinto ng kwarto ni Darwin at mula roon ay pumasok ang isang pamilyar na tao at dahan-dahan itong lumalapit sa kinaroroonan niya. Biglang nawala ng balanse si Darwin at napaupo ito sa sahig. Dilat na dilat ang namumula nitong mata. Tila huminto ang pagtibok ng puso nito sa sobrang takot. Dana? Gulat na wika ni Darwin. Di nagsalita si Dana. May kinuha itong pepper spray mula sa suot na palda at mabilis na inisprayan ang mukha ni Darwin. Ah! Malakas na sigaw ni Darwin habang sapo ang mga mata. Pagkatapos ay buong lakas na hinampas ni Dana si Darwin sa batok ng tubo. Dahilan para mawalan ito ng malay. Mahapdi at medyo nanlalabo pa ang paningin ni Darwin nang muli niyang imulat ang mata. Sinubukan niyang sumigaw at humingi ng tulong. Ngunit walang boses ang namumutawi sa kanyang bibig. Di rin malaman ni Darwin ang dahilan ng matinding hapdi na nararamdaman sa kanyang bibig. Biglaan din ang paglaho ng kanyang panglasa. Napahagulgol ng iyak si Darwin nang mapagtanto na putol ang kanyang dila. Nasa isang maliit na kwarto si Darwin. Hubot-hubad siya at nakahiga sa isang mahabang papag. Nakatali ang dalawang kamay niya ng pataas. Ganon din ang mga paa niya. Pinilit niyang tumayo mula sa pagkakahiga. Ngunit mahigpit na nakatali ng kadena ang kanyang mga kamay at paa. Narinig ni Darwin ang mga yabag na palapit sa direksyon niya. Nanlaki ang kanyang mga mata at biglang nangatal ang labi niya sa pagkabigla nang makita ang salarin na kamukha ni Dana. Buhat nito ang isang timpa na naglalaman ng malalansang likido at saka ibinuhos sa hubad na katawan ni Darwin.
Halos maduwal si Darwin sa masangsang na amoy ng likido na tila amoy ng pulok na isda at mga panis na pagkain. Pagkatapos ay binuhat ni Dana ang isang hawla na naglalaman ng mga malalaking daga at pagkatapos ay pinakawala nito sa katawan ni Darwin. Wala nang nagawa si Darwin nang unti-unting ngat-ngati na mga daga ang buong katawan niya. Tanging pagtangis ang nagawa niya dahil sa sobrang hirap at hapding nararanasan niya. Ilang minuto pang pinagmasdan ni Dana si Darwin. Sobra ang galak niya na makitang pinagpipiestahan ng mga daga ang hubad na katawan ng lalaki. Lumipas ang kalahating oras at tuluyan ang binawian ng buhay si Darwin. Sinigurado muna ni Dana na malamig ng bangkay ang lalaki bago iligpit ang bangkay ni Darwin at linisin ang silid. Nagtataka si Darlene kung bakit nang umuwi siya ay bukas ang pinto ng kanilang bahay, ngunit napakadilim. Tinawag niya ang mga magulang, maging si Darwin, ngunit kahit isa ay walang tumugon. Agad niyang binuksan ang mga ilaw at saka nagtungo sa sariling silid. Ngunit bago pa man siya nakapasok sa kwarto, ay may matigas na bagay na humampas sa ulo niya, dahilan upang mawalan siya ng malay. Nahihilo at masakit pa ang ulo nang muling imulat ni Darlene ang kanyang mga mata. Kasalukuyan siyang nakaupo sa isang bakal na upuan at nakatali ang mga kamay niya at paa. Pinagmasdan ni Darlene ang paligid. Nasa isang bakanting kwarto siya na kulay puti ang mga pader. Sa tapat niya ay may isang puting mesa at nasa ibabaw nito ang mga kutsilyo na may iba't ibang laki at haba. Biglang nakaramdam ng panganib at matinding takot si Darlene. Pilit siyang nagpumiglas, ngunit di niya magawa. Saklolo, tulungan niyo ako dito! Umiiyak na wika ni Darlene. Maya-maya pa ay biglang bumukas ang pinto. Dana? Nangangatal na wika ni Darlene. Muling lumabas si Dana at sa pagbalik nito ay tulak-tulak na nito ang isang wheelchair at sakay nito ang marumi at nangangamoy na bangkay ni Dani. Pagkatapos naman ay ang mga bangkay ni na Suzette at Darwin na pawang mga nakasakay din sa wheelchair. Parang pinagsakluba ng langit at lupa si Darlene. Bigla siyang umatungal ng iyak nang tumambad sa harap niya ang kalunos-lunos at nakakaawang bangkay ng kanyang buong pamilya. Yan ang parusa ko! Sa demonyo mong pamilya! Wika ni Dana, ngunit recorded ang boses ng isang bata. Sino kang hayop ka? Galit na tanong ni Darlene. Ang misteryosong nilalang na kumitil sa buhay ng pamilya ni Darlene ay isang babaeng nakasuot ng makulay na damit na gaya ng isang manika. Kulay dilaw ang buhok nito na nakatirintas pa at may maskara ito na kamukha ni Dana. Nanlaki ang mga mata ni Darlene nang magtanggal ng maskara ang misteryosong nilalang. Tita Marites? Takang wika ni Darlene. Huwag mo kong matawag-tawag na tita. Hindi ko tunay na kapatid ang nanay mo. Galit na wika ni Marites. Bakit? Bakit niyo po ito nagawa? Tanong ni Darlene. Deserve niyo to, di ba? Dahil angkan kayo ng masasamang tao. Kung apihinin niyo si Dana, sagad na lang hanggang buto. Bakit? Dahil may kapansanan siya? At mala sa paningin niyo? Pwes, sa impyerno na kayo mag-reunion ng pamilya mo. Nakangiting saad ni Marites. Mag-isa na lang sa buhay si Marites. Nagmamay-ari ito ng isang factory ng mga klas na manika. Di ito biniyayaan ng anak dahil baog ito. Dahilan para iwan siya ng asawa. Imbis na magmukmok ay nag-focus na lang ito sa pagpapalago ng kanyang business.
Ngunit dahil sa pagkamatay ng paborito niyang si Dana, ay labis na puot ang naramdaman ni Martes. Di man niya tunay na pamangkin si Dana, ay mahal niya ito na parang tunay niyang anak. Gustong bigyan ni Martes ng hustisya ang pagkamatay ng pamangkin sa paraan na gusto nito. Naglaan siya ng oras at pera at pinagplanuhan niya kung papaano niya pahihirapan ang pamilya Magnawa. Nagpa-customize ng damit na gaya sa manika si Marites at nagpagawa din siya ng maskara na ang disenyo ay mukha ni Dana upang lalo niyang madama ang paghihigante. Pinakuha ko sa basurero yung mga gamit ni Dana. Naroon ang diary niya. Sinulat niya lahat. Lahat ng pang-aapi ninyo sa kanya. Sobra, sobra kalupitan niyo sa bata. Naiiyak na sabi ni Martes, sabay dampot ng isang kutsilyo sa mesa. Hindi. Tulungan niyo ako, para niyo na awa. Umiiyak na sigaw ni Darlene. Unti-unting lumapit si Marites kay Darlene at nang makalapit ito ay agad nitong binalatan sa braso ang dalaga na tila nagbabalat ng mangga. Umaalingaw-ngaw ang sigaw ni Darlene sa buong silid dahil sa sobrang hapding nararanasan ng matapyas ang palat niya. Umagos ang dugo niya sa sahig. Di niya napigilan ang pagtulo ng laway at luha dahil sa sobrang hirap at sakit. Maya-maya ay pinilit ibuka ni Marites ang bibig ni Darlene at saka hinawakan nito ang dila ng dalaga. Dudukutin niya ang dila nito gaya ng ginawa niya sa iba. Lahat ng lakas ay ginawa ni Darlene upang makatakas. Sa kakapiglas niya ay aksidenteng lumuwag ang ilang mga tornilyo ng bakal na upuan na kanyang inuupuan. Nasira ito at napahiga sa sahig ang dalaga. Nakalag sa upuan ang pagkakatali ng kanyang mga paa. Nang makakuha ng tiyempo si Darlene, ay sinipa niya ng ubod ng lakas sa tuhod si Marites. Nabigla si Marites dahil doon at nabuwal sa sahig. Bahagya itong napuruhan at di makatayo. Sinamantala ni Darlene ang pagkakataon kahit hirap dahil nakatali ang mga kamay at paa. Gumapang pa din siya palabas ng silid. Ngunit nang makabawi ng lakas mula sa sipang natamo, ay biglang tumayo si Marites at paika-ikang nagtungo sa direksyon ni Darlene. Ngunit alerto si Darlene. Nang makita niya si Marites na papalapit na sa kanya, ay muli niya itong sinipa ng ubod ng lakas sa binti. Bumulagta muli si Marites sa sahig na tila nakakaramdam na ng kapaguran. Di na nag-aksaya ng oras si Darlene. Pinilit niyang tumayo. Di siya makatakbo kaya tumalon-talon siya papunta sa mesa na puno ng mga kutsilyo. Dumampot siya ng isang kutsilyo gamit ang dalawang kamay na nakatali at saka mabilis na tinalon ang kinaruroonan ni Marites. Wala nang nagawa si Marites nang bigla siyang atakihin ni Darlene at pag-uundayan ng saksak sa dibdib. Tumigil lang si Darlene sa pagsaksak nang makitang wala ng buhay si Marites at naliligo na ito sa sarili nitong dugo. Napahiga sa sahig si Darlene ng ilang segundo. Maya-maya ay pinilit niyang bumangon. Mangiyak-ngiyak sa sakit ang dalaga nang magalaw muli ang kamay niyang natapyasan ng balat habang pilit na inaalis ang mga kamay sa pagkakatali at saka siya tumakas sa lugar na iyon. Anim na buwan na ang nakalipas, ngunit sariwa pa rin sa alaala ni Darlene ang kahindik-hindik na karanasan nang muntik nang nakawin ni Marites ang buhay niya. Nang gabing makatakas si Darlene at makalabas sa abandonadong gusali na binili ni Marites, ay agad siyang kumaripas ng takbo at nagtungo sa pinakamalapit na himpilan ng pulis upang makahingi ng tulong. Hindi nakulong si Darlene
Dahil self-defense daw ang nangyari at napatunayan na tinangay siya ni Marites at pinagtangka ang patayin. Pinilit ituloy ni Darlene ang kanyang buhay. Sa ngayon ay nagtatrabaho siya sa isang kilalang butik bilang isang fashion consultant. Dahil mag-isa na lang sa buhay, ay di na niya nagawang ipagpatuloy ang pag-aaral at nagtrabaho na lang siya upang matustusan ang sarili. Pagod sa trabaho nang makauwi ng bahay si Darlene, kaya pagkatapos niya maghapunan, ay dumiretso na siya sa kanyang silid upang magpahinga. Habang nasa kalaliman ng tulog si Darlene, ay bahagya siyang nagising nang maramdaman na may biglang yumakap ng mahigpit sa kanya at tila may humihilik din sa likod niya. Kasabay nun ay ang biglang paglakas ng amoy na mabaho na tila nabubulok na karne. Malamig ang simoy ng hangin na nagmumula sa bukas na bintana ng kanyang kwarto. Tuluyan ang nanigas sa takot ang buong katawan ni Darlene. Nagtaasan lahat ng balahibo niya sa kanyang katawan nang bigla siyang makarinig ng boses ng isang bata na tila kumakanta. Nanay, tatay, gusto ko tinapay, ate, kuya. Gusto kong kape. Lahat ng gusto ko ay susundin niyo. Ang magkamali ay pipingutin ko. Takot na napabangon si Darlene. Nakakakilabot ang boses ng bata na tila galing sa ilalim ng lupa. Maya-maya'y may narinig si Darlene na tila may malakas na kumalabog sa loob ng kanyang aparador. Tumayo siya at saka mabilis na binuksan ang lampshade. Ngunit ayaw nitong bumukas. Biglang bumukas ang pintuan ng aparador. Mula sa aparador ay lumabas si Dana na duguan at naaagnas ang buong katawan. May mga maliliit na uod na gumagapang sa katawan nito at mayroon ding mga bangaw at langaw na nagliliparan. Abot-tenga ang ngiti nito habang dahan-dahang lumalapit kay Darlene. Nagpakawala ng malakas na sigaw si Darlene bago kumaripas ng takbo palabas ng silid. Ngunit lalo lamang siyang kinilabutan ng paglabas sa sala ay nakita niyang naroon ang mga multo ni na Danny, Suzette at Darwin. Mga duguan na mga ito at nakatingin sa kanya. Kumaripas ng takbo si Darlene palabas ng bahay na parabang nawawala sa sarili. Patawid na sana siya sa kabilang kalye nang bigla siyang masagasaan ng humahagibis na truck. Halos masuka ang mga tao nang makita nila ang durug-durug na katawan ni Darlene. Nagkalat sa kalye ang mga dugo at laman nito. Nanay, tatay, gusto ko tinapay, ate, kuya. Gusto ko... Tahimik ang buong paligid. Payapa kong pagmamasdan ng tahanan ng pamilya Magnawa. Ngunit sa loob nito ay tabi-tabing nakaupo ang buong pamilya na pawang mga multo na. Ha, 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 ha.